pasanamat. Panginoon ang ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niyo. Halina't pagsaluan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Naway maging karapat dapat tayo sa lahat ng ating mga gawain ngayon hanggang sa pagtatanghal ng kababanalang sakramento upang alisin ano pamang hilahil sa buhay at upang mawala ang lahat ng bagay na makapipinsala sa ating buhay pananampalataya at matuwid nating takin ang mabuting balitang taglay ng pag-ibig ng Diyos para alalayan tayo at pakatulungan. Kaya upang tayo'y maging marapat gumanap sa banang pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ginugunita natin si San Ignacio de Loyola. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong pangalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigawan ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paana ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyayari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaanong katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay niya nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan.
Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Pinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burihin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawang doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magigitan siya at hindi natuloy iyong kapasiyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugar ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanglibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maligayang kapistahan po ng San Ignacio de Loyola, kaya pagbati po natin sa mga SJ, Society of Jesus, sapat ito talaga ang grupo na may tinatag po ni sa San Ignacio de Loyola. Una, sa kanyang kabanalan, sa pagkanyang mga sakripisyo at ang kanyang pagpupursigi upang pananampalataya ay buhayin sa panahong iyon. At talagang hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay po ang Society of Jesus. At marami po tayong makakilala ayas upang sabihin kong maligayang pagbati sa kaarawan o ang o karawan sa langit sapagkat ang araw na ito ang kanyang kamatayan, pero sa pinapahayag ng mga naging santong ito o ang kanilang kamatayan, pinagdiriwang natin ito naman ang kanilang pagsilang sa kalangitan. Kaya heto ang ating mabuting balita at bakit ang hindi papahayag ng ating Panginoong Kristo na ang buhay puspos ng kabanalan, di ba? Tulad ng mga santo at tulad natin na tagaw nagsusumikap tayo para tayo ay maging banal. Gumamit ng talinghaga ang ating Panginoong Kristo, oo, sapagkat ito ang sinasabi ng mga propeta, pero sa likod ng isipan ni Kristo upang sila'y higit na umunawa. Ang pangunawa ay dadangka muna sa matinding pag-iisip, di ba? Bago ka umunawa, isipin mo muna kung ano yung dumating sa iyong kaalaman at mag-isip ka na talagang kapag pinabahayag tumatalinghagang ito, ay taga mag-iisip ka, oo nga, ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya ang ibig ipahayag ng Kristo? Ano kaya ang nilalaman ng kanyang mga tagubilin, ng kanyang mga payo? Ano kaya ang nilalaman ng ibig niya sabihin? Kaya minsan hindi maintindihan ito ng mga alagad eh. Sa gabi, nagtatanong sila kapag sila'y sila'y kapiling na ating Panginoong Kristo, ang 12 alagad, meron silang ganitong mga katanong. Ano nga po ba ibig sabihin ninyo tungkol doon sa talinghaga ng butil ng mustasa? Doon naman may papaliwanag na ating Panginoong Kristo sa kalaman. Biruin mo, no umaga ipinahayag ito na ating Panginoong Kristo, daladala nila itong hindi pangunawa talagang. Kailangan nilang masusing malalim na kanilang pag-iisip para kanilang makita kung ano yung nilalayo ni Kristo. Kung hindi naman, hindi magtanong ka kay Kristo. At sa gayon ay ma-resolve ang iyong pag-aalinlangan mo sa nilalaman ng talinghaga. Ito at dinadaan sa talinghaga para sa pag-iisip ay makita kung ano ang nilalayo ng buhay. Is really very important na talagang minsan mahirap mag-isip eh. Pero kapag nakita mo na ang tamang danlandas na dapat mong tahakin sapagkat kayo nagnilay-nilay sa mga pinag-iisipan mo mga bagay, ito'y nagiging kahalihalina sa iyong buhay sapagkat alam mo na kung ano ang dapat mong marating, pangarap man, layunin man, at sa buhay nito, so sabihin natin, ito ang tunay na pagpapala ng Diyos sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay para sa kabutihan ng tao. Tayong lahat, iyan ang misyon ng Diyos para sa atin, lalong sa ikabubuti ng ating buhay upang makaugnay tayo kay Kristo sa tuwi na may angking kagandahan ng kalooban. Yan ang mahalaga. Kaya ito ngayon at naharap na tayo sa talinghaga, butil ng mustasa. Hindi po ito yung gulay nating mustasa, pero talaga maliit yung butil ng mustasang iyon. Pero ang pagkakaiba din sa mabuting balitang ito ay parang isang naging punong kahoy na namumugad ang mga ibon. Ito mga ating mustasa, hindi magano kalaki, hindi po ba? Ibang klase mustasa, pero isang gulay pa rin. Pero ang dinidiin sa mabuting balita, itong maliit na butil lamang kapag ito'y natanim sa lupa at ito ay magkaroon ng ugat, magkaroon ito ng mga at lumago itong gumistulang gulay na ito, pinakamalaki sa lahat ng gulay na ito. Pero sabihin, ang paghahari ng Diyos ay may angking paglago, mayroong magandang kinahihinatnan sa buhay ng tao, pagpapala ng Diyos, may pag-unlad sa pananampalataya, may pag-unlad sa lahat ng bagay, sapat everything that is good in life, there will always be sumptuous blessings and bountiful harvest at the end.
Yan ang paghahari ng Diyos. Hindi ito matumal, hindi ito mabagal, at hindi itong wala sa pagsisikap ng mga tao. Pero at the end of the line, there's something good and perfectly well when everything is bountifully presented to us. Di ba? Kaya ang ating pinagsisikapan na gawin pagdating ng panahon ay aanit tayo ng masagana. At ito ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. There's something worth living for a good life because the harvest is plenty. Diba? Meron tayong mapapala sa mga pagsisikap natin upang tayo mabuhay alang-alang sa pagkilala natin sa Diyos. At umaalalay naman ng Diyos sa mga magyayaring may kaunlaran sa ating buhay, kung man yon, negosyo man, ugnayan natin sa isa't isa, o kaya ay mga suliraning nalulutas, ito ang paghahari ng Diyos sa simula't simula, pero umuunlad hanggang sa umani tayo ng masagana. Ikalawa, pinapahayag na ang paghahari ng Diyos ay katulad sa lebadura na inihalo sa isang sa tatlong takal na harina, yung pag-aalsa ba, hindi mo nakikita kung bakit ano nangyayari at talagang umaalsa na nga ang, alam ko itong mga pangyayaring ito sapagkat ang aking mga magulang ay nagkaroon ng bakery, di ba? Nakita ko yung nagmamasang ganyan, so, nakapagtataka nga, di ba? Konting yeast lamang kailangan, inihalo sa ilang takal ng harina, pagkatapos konting masa ng ganyan, umaalsa at makakangahanga. Ibig sabihin din, katulad ng butil ng mustasa, may pag-unlad, mayroong kahulugan ang buhay pananampalataya sapagkat umuunlad ang tao sa karunungan na nanggagaling sa Diyos. Kahanga-hanga ang mga salita ng ating Pinuso Kristo sapagkat hindi ito magsasalang-alang sa mga bagay na hindi tayo gaganansya sa pagdating ng panahon. There is something worth reflecting the good news of our Lord Jesus Christ at ito ay nagpapaunlad ng ating, kung ito man ay misyon, kung ito man ay mga kaalaman sa buhay pananampalataya, karunungan ng Diyos, there's something brighter in the future to come. Kaya parang ito yung lebadura na umalsa at ang buong masa nga ito ay kahanga-hanga nga upang sabihin ang lahat ng bagay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos ay may pag-unlad na taglay. At sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng talinghaga upang sa gayon ang tao'y higit na makaunawa. Kasi ang proseso ng pangunawa, naririyan eh. You'll be challenged and think it over and reflect it over. Upang sa gayon, mayroong darating na magandang kahinatnan ang ating mga pagninilay-nilay. At ang lahat na ito ay pawang sa ating ikabubuti ng ating pagtanggap sa Diyos, pagkilala at sa lahat ng karunungang ipagkakalob sa atin ng poong may kapal. Ito ngayon sa baluan ng Misa, pating pong papanalangin, marami pa tayong dapat malaman. Marami pa tayong dapat na ikauunlad ng ating karunungan tungkol sa Diyos. Marami pa tayong haharapin ng mga suliranin, mga balakid sa buhay, mga limitasyon na yan, at yung mga uri ng hirap at pasakit, yan ay bibigyan ng daan ng ating Pinuso Kristo sapagkat may pagpapanibago magaganap gaya ng maliit na butil ng mustasa, galan, gaya ng libadura, may mangyayari at magaganap sa piling ng Diyos sa kanyang matuloy na pagtulong ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos at ang ating mga pangailangan at ito ang ating paninindigan na hindi natin dapat pasubalian. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga pagdulog, lalong-lalong tayo natitipon sa banal na misa. Ang ating pong tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga Kristiyano at lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Kristo na way umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang ating personal na pananampalataya na way umunlad at lubos nating kilanlin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa na way patuloy na nanalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa na way tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ito ngayon, tatas natin ang ating mga kahilingan upang lalo nating mahayag, maipahayag sa Diyos ang kailangan natin ng kanyang lakas, ang kanyang patnubay at kagalingan, pagpapatawad. Ito ngayon, tatas natin ang lahat ng mga kahilingan iyang nagbibigay sa atin ng paghubog sa kaunlaran at upang lahat ay magkaroon ng kalutasan. Kaya lahat ng ganon, lahat ng bagay may kasaganaan sapagkat iyan ang ninanais ng Diyos, sumagana nawa tayo sa buhay at pamumuhay natin, sa ating kabuhayan at sa lahat ng ating pong tinatanghal ngayon sa buhay. Kaya ang lahat itong ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay ngayon, pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butit ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. Ido pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayon si San Ignacio de Loyola ay ginugunitan namin sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon.
Ngayon si San Ignacio ng Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan, pinag Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyo pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, inas niya sa buha namin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialing namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kayo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa bundegdi, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal
upang mabuhay na muhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo kasama ni Ignacio de Loyola, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang kabanalan ni Ignacio ng Loyola nagbibigay kahulugan para sa atin ang tayo'y manatili sa ilan ng pagpapala ng Diyos sapagkat may gagawing mahalaga para sa ating buhay lalong-lalo na sa kaunlaran ng ang ating pagiging kasapi sa paghahari ng Poong May Kapal. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Masama pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabika na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Sana nan nan sanlibot
ating Panginoong Jesucristo ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po ang ating pagtatanghal sa kabarbanan ng sakramento at sa ating pagtatanod, kalaki pang ating mga panalangin at sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nito pong ating banal na gawain. Sa muna pong patalastas, mahalaga po ito. Mga kapanalig sa...
Mga panalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniglod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinging suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin
ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Sacramento mirabili passiones tu memoriam reliquisti tribue questimus iteros corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis iugiter essentiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Son.